Pero tayo bisita kayo. Alright! Maganda nga po. Pasok po kay Lancet. Good evening po. Pasok po. Ayan, magandang gabi na po pala. Gabi na tayo. Peace back muna tayo, syempre mga boss. Bago na. Alright, ano yung dala niyo sa akin? Sir, ito po ang Shell gas tank ng Tamiya po. Ayan. Wow. Okay. Oh, ang laki naman ito. Pwede po talaga, malaki talaga siya. Dahil ito po ang disenyo po talaga. Gas tank. Ayan, alak na po yan. Grabe ito ah. Wow. Paano ba ito? Yan. Dito. Tinitrip po yan. Yan ako. Bali ito pa yung tanggal ng lock niya po. Shell! Apo, Shell truck! Tamiya brand? Papa, yung gulong yes. Po. Masisuri niyo po yung mismo yung gulong niya po. Na-change oil na ba ito? Mukhang hindi pa po. Parang marami na rin nata yung radiator. Panis na po yung gas nito. Ha? Panis na yung gas. Magkano gas nito? Normal pa gas nito? 99.9 sir. Grabe naman ang ganda naman ito. Wow! Anong ano ba ito? Anong kwento nito? Alam mo ba anong nito? Well, by the way, talagang ito po yung truck na to, nabili daw po ng kaibigan ko po sa Ayala Alabang po. Sa... Yung kaibigan ko po, nagtatrabaho lang po sa Korean. Parang mga Korean po, nag-delivery lang po siya. Bali, nagkaroon po yung parang sole sample, nagkaroon po yung dealing dun po. Yun, nakita niya, nasipat niya po yan. Hindi niya po tinantanan yan. Tapos, binalik-balikan niya hanggang sa nabili niya po. Bali, Koreano po yata ang pinanggalingan po niyan, sir. Koreano? Pero kung mahilig lang po talaga sa ganyang kaibigan ko na, mag-sorry po. Kay Joel. Anong year kaya ito? Yun lang sir. Sa totoo lang yung detalye niyo sir, hindi ko rin po masabi talaga. Magkano niyo naman ito balak ibenta? Sir, nang sinerts ko po siya, nakita ko po ito lang po ito, itong presyo na po ito. Ang value presyo noong pa sir, 30K. Kasi nakakabili ng parts nito sir, sa Tamiya po. Ngayon sir, ito pa lang po. Out of stock na po siya. Wala na po siya magigilan. Itong kulay na ito sir, kasi original po talaga yung kulay na ito. Kulay pula po. May mga ibang kulay pero alam niyo sir, ito pa yung nakatap up dala nila eh. Yung mga taong niya so, po yun. So, magkano mo ito binibenta? So, saan sa yung benta ng 20K? So, yun. Bago ko siyempre tayo magkaroon ng tawaran at kung ano man. Ang hirap kasi, para kasi sa akin, hindi ko alam kung tama ba yung 20 mil na sinasabi mo? Ako. Or kung ano pa man. Tawag tayo ng expert. Ako. Tawagin natin si Sir Mike Pagulayan, si Toy Picker. Isa siyang expert sa mga laruan. So, antay lang natin siya. Tawagin natin. Alright? Okay po. So, ano yan si Sir Mike? Pasok! Ayan na! Ang bilis! Diba? 8 hours bago dumating! 8 hours! Mas Mike! Sorry, alam ko naman malayo ka pa. Sir Mike! Kanina pa kami dito nga umaga, ngayon gabi na, at dumating na rin ang ating expert. Ako kasi, nagulat ako dito, ang laki nito. For miniature, parang laki kasi for a miniature, pero miniature pa rin yung matawag dito, hindi. Ang tawag sa ganito? Ito kasi model kit siya. Model kit? Tamiya brand. 1:14 scale. So, first release nito, 1993. 1993. So, ito... Paano nyo, itala? 1993 ng Tamiya nilabas to. For Shell? Hindi. Kasi ganito yan eh. Itong tanker, sold separate yan. Pwedeng tanker, pwedeng lug. Yung dadala ng lug. Lug yes. Ito kasi all tanker ang tawag dito. Ito, kumbaga, so, ito, kahit ito, ano nilalagay. Ito, model kit ang tawag dito. Nabubuo yan, separate. Ito kasing mga ganito, pag sinabi mo kasing Tamiya, ano yan eh, mabibili mo siya ng, ito, yung mga, ito, plastic. Parts. Yan. Parts by parts, tapos, ina-upgrade yan. Alright, upgradable pala. Upgradable. Ito, katulad nito. So ano to? Battery operated ba to? Ito, meron mga switch eh. Ano battery to? Battery operated. Ito yung function na niya. Meron pang ano? Isaksakan parang charger ata yun. Ito yung control function niya eh. Tapos may gear dyan sa loob. Saan ang gear? Nasa loob. So kailangan pang baklasin para makita yung gear? Is it working ba, sir? Networking po. Hi! Saka ito, idol, meron tong ano. May remote control to. So radio controlled ang tawag dun sa unit na yun na nagpapasok. So, RC unit to? RC rin siya. So, right. Radio control. Pag sabi kasing radio control, maraming aspeto yan eh. Pwedeng
kailangan ng transmitter. Transmitter. Ayun, transmitter. So, malayuan to talagang, ito katulad nito. Yan, katulad nitong itong unit na to. Marami kasi akong nakitang ano, missing. To. Ano nawawala dyan sa ayan, ganito? Oo, yung mga ilaw niya. Pero mag, yung ganito, magkano ba talaga price range nito? If, ito kasi, marami ba siyang ulang? Ito walang binibenta sa Pilipinas nito. Pre-order to from internet or ibang bansa. Maybe. So, ito yung mga ganito, ranging to sa $200 to $500 per ganito. Ngayon, mabibili mo yan. Ito, kaya shell to, nabibili kasi ang sticker. Katulad ng mga Tamiya ng mga maliliit na dub. Ah, nadi-display. Ay, ano, napapalitan. So, alright. Ito, pwedeng Caltex. Pwedeng Petron. Petron, pwedeng Caltex. Total. Pwedeng ano. Pwedeng Boss Toyo. Ah, alright. I see. Yan. Kung titignan natin naman, no? So, sa tanker, may mga faded. Oh, ito medyo. May mga faded siya. Ito, lalo na dito. Yung paint niya, ano na, chip na. Actually, wala naman laman to eh, kundi as mod. May ilaw din ba yan? Ito, meron yan. Lights and sounds siya. Nagana? Hindi na. Wala na kasi yung ano, yung remote. Oh. Yun yung pinakabuhay niya. So, yung function nito, hindi natin makikita. Makikita kaso babaklasin yan. Hindi natin alam kung gumagana na or ito katulad ito. Wala na yung extension exhaust. Ay, nakaganan. Ito din. Itong isa, ano ba to? Ay, wala yan. Design na lang yan. Pero ano rin yung part din ng exhaust yun. Meron ito ba? Meron pa ako ng pagsalan. Nalimutan yun. Ayan, ito yung nawala. Ayan. Saan yan? Hindi yan dyan. Dito yan, idol na exhaust yan. Hindi na siya nakakonect. Oo. Ito rin, no? Parang... Ito rin, pwede ko ba ipakita yung picture niya na original? Sige. Tingnan nga natin. Oo nga, mayroong gear. Problema yung pati-chassis niya, detalyado po. Detailed siya, detalyado talaga. Oo, napaka-detalyado nga. Kaso, kailangan na ito i-restore. Sa totoo lang po. Kung i-restore natin yan mga idol, idol. Mawala ng value? Hindi naman, pero marami. Kagastos din, no? Oo. Kung gusto mong paanda rin yan, sisimulan mo muna sa gear. Kung gumagana pa. Opo. Malamang so, hindi na, mukhang korot. Sa motor, ano na eh, sa motor, kalawang na. Yung sa motor, kung hindi wala pang mga... Rewind pa yun. Hindi naman, kung gumagana pa, kasi magnetize yan eh. Opo, yung pinaka makina. So, ito yung ano niya, mukha niya, no? Ayan. Oo nga po. Wala na rin yung ano dito, signal light. Tingin ka. Ha? Oh, wala na yung bubong. Tapos dalawang pole. 1993 model. 1993. May bubong pala rito, ito dito. May bubong yan. Ito. Tapos ito, maganda nito. Ito yung ina-upgrade eh. Hindi na ito yung original. Upgraded na yan. So ina-upgrade na pala yan. So wala pala siya before. Alright, nilagay lang pala to. Kasi ito lang siya dati, ano. Ang ganda nito kasi meron akong nakuhang video niyan na tumatakbo. Grabe. Ito ha, para makita niyo lang. Ito, hindi idol, hindi ordinary yung... Yes, hindi ordinary piece. Alright. Collector ang... Bibili nito. Oo, bibili nito. Palander siya! Para siyang trap talaga na... maliit. Kung nagana pala siya, ang ganda niya pala. Totoo lang po. Oo, gagi. Galing ngayon, no? Angel. Galing. Oo, Michelle. Sige. So, yun. Motor lang yan, idol. Tapos gear lang nagpapatakbo dyan. Yung dynamo lang yun. Dynamo lang ang nagpapatakbo niyan. So, siguro, ang buo nito, kung maayos siguro, approximately mga 4 to 50K in mint condition. Working with condition working with, complete. With RC, yung radio control kasi niya. Para mapagana mo. So, kung ganito. Kasi yung collector gusto rin niya, natatry din niya yung mga mismo.
galaruan niya eh. Opo. Ang masaya sa paramdamin na nalalaro rin nila yung toy, hindi lang yung display. So ito parang display na lang to. Display to, medyo mainit pa rin to sa mga mata ng mga nagko-collect ng mga trap. Alright. Mga nagko-collect ng mga press tin trap. Ayan. Ang tawag? Tin trap. Alright. Yung mga tongka, mga ganun. Alright. Yan mainit din sa mata nila to. Choplat na yung gulong. Joke lang. Pwede pa vulcanize. So, Sir Mike, punta na tayo dun sa... Kasi he's asking for 20,000 for this item. Medyo skeptical ako kasi yung pinakita mo sa akin, nagana. Kung yun, nagana sa akin to, putya. Ang ganda nito. Sobra. Sobra idol. Sobra ganda niya idol. Magkano ang appraisal nito? Pwedeng siya, pero lang sa bahay nito. Magkano ang appraisal ng gato if not working? Siguro sa akin, sir. Ito mismo. Sa akin, sir. Ikaw bibili. Kung ako bibili. Sa akin, sir. Siyempre, binabase ko na rin sa condition ng unit. Kasi tingin ko to, kung gusto kong i-upgrade, halos aabot din ako sa talagang presyo ng bago eh. Marami akong babaguhin. Siguro, appraise ko na to from 7 to 8 yan. 6 to 7, 8 yan. Ang price range sa akin nito for display. Hindi, may question lang. Hindi ba siya magiging basura lang kasi it's not working, it's not complete, wala yung RC. Kasi yung minsan na, di ba? So, ikaw collector ka, bibilin mo siya. Oo, bibilin ko to. Kung ako collector ng diecast, gusto ko to. Alright, so maraming salamat, Sir Mike. So maraming salamat ulit sa pagbisita dito. At kita-kits tayo sa mga event natin. Okay, alright, maraming salamat, sir. Ayun. 20,000. Appraisal is 6 to 8 because of the condition. Sir? Labs! Pwede ka dito? Bakit? Kung kompleto to, 40,000. Kung nagana, okay sana to. Appraise is 6 to 8,000. 6 to 8. Magkano? Ngayon ako nakita mo. Ngayon ano? Kaya ba ito sa 8,000? Sure. 8,000 po. Kasi yung 8,000 is selling price na. Opo. So ako siguro stick na lang ako na kasi bibilin nga siya ni Sir Mike ng 8,000. 6 to 8. So parang collector kasi Sir Mike at marami rin siyang alam. Talaga naman hindi naman siya tulad lang ng iba na may masabi lang. Alam naman niya din yung sinasabi niya. So nakita mo naman sa kay Sir Mike na alam niya rin yung price, alam niya na mahal. Opo. Ang the problem is the conditions. Opo. Incomplete. Yun nga yung, alam nyo, dito, hanggat maaari ngayon, hindi ako nakuha ng mga incomplete. Kasi kaya tinanong ko rin kanina sa kanya, hindi ba siya magmumukhang basura lang? Opo. Kasi nga, kulang. So yung maganda lang talaga yung... Hindi rin siya nagana, oo. Kasi kahit nanuwag yun, sir, mapapainabangan ko rin ba, sir? Mag-display po. Sige, sir, okay na po ako dyan. Sa 8,000? Opo, okay na po. 8,000, sinabaran ko na, bayaran na ito. Okay, 8,000. Okay, bayaran mo na lang. Wala na, lang tatawaran mo na 8,000. Okay na to sa 8,000. Okay na. Wala nang cut mo. Pero mo, oo. Maganda. Alam nyo, try ko to i-restore. Pag ni-restore ko to, ipapakita ko din sa Pinoy Ponster paano to gumana. Alright, so kung meron nagre-restore nito, sa mga Tamiya lovers dyan, PM nyo ako at ipaparestore to ni Toyo Tomamen. Kasi gusto ko itong makita paanong tumakbo. Parang ang sarap niyang makita na tumatakbo at may pamana sa mga anak namin sa mga susunod na henerasyon. Kaya na, di ba? Tsaka konting paint job. Alam ko, sir, sa Putabo Glorieta, sir. May mga parts ng complete. Ha, meron pa. Complete ang parts ng sir. Meron pa rin silang gato doon. Opo. Pero alam ko po, out of stock na po ito. Alright. Pinigyan ko po. So ito, brother. 8,000, maraming salamat sa'yo dito sa truck mo.
Ha? Thank you. Thank you mga boss. Thank you. Ang ganda nito. Alright, salamat. Yun mga idol, napakaswerte nung deal ni Boss Toyo na yun. Good piece yun, napakaganda. So, yun po, maraming salamat sa pag-imbita kay Boss Toyo. Saka mga idol, no, follow nyo naman po yung ano, yung YouTube channel ko na Kuya Mike Toy Collectibles. Maraming salamat po and God bless you. Bali, ako nga pala si Sunny, taga-Pasay po. Bali, maging good deal naman po kami ni Boss Toyo. Sa 8,000, okay na rin po ako doon. Kahit yung presyo ko ay 20,000. Kasi, unang-una po, non-working nga po. Pero, nagpapasalamat ako na gusto talaga siya ni Boss Toyo. Hindi na sayang punta namin dito. At, hindi rin po, wala rin po yung pagod namin dahil si Boss Toyo nakita namin. Maraming salamat po sa bumubuo nito. Shoutout nga pala sa mga kaibigan ko po sa Pasay Boulevard, M. De La Cruz, Magtibay, yan. Bumubuo ng tropa namin dyan. Saka shoutout siyempre sa ate ko. Sa ate ko, sa nanay ko. Siyempre yung anak ko, si Aliyah. Sa mga kaibigan ko po, Pasay Boulevard na bumubuo. Hindi ko na kayo mababanggit, patawarin nyo na ako. Okay. Thank you.